Paano nga ba humantong sa pagiging mamamatay tao ang isang masayahin at mabait na bata noon? Naging malaking dahilan kaya ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang kung kaya't nawalan siya ng tiwala sa mga taong nagugustuhan niya at minahal? Kaya mas gugustuhin pa niya na patayin sila kaysa tuluyan siyang iwan at magmahal ito ng iba. Sino nga ba si Jeffrey Dahmer? Ang sikat na serial killer sa Milwaukee at tinaguri ang Milwaukee Monster. Si Jeffrey Dahmer pinanganak noong May 21, 1960 sa Milwaukee. Ang kanyang mga magulang ay sina Leonel and Joyce Dahmer. Siya ay masayahing bata at sobrang energetic hanggang mag-edad siya ng 4 na taong gulang. Ngunit nang maoperahan siya dahil sa double hernia, ay na-trauma ito dahil sa sobrang sakit nito at hindi siya ay natapos. At dito na nag-iba ang dating masayahin at energetic na si Jeffrey. Lalo na siya nag-iba nung pinanganak ang kanyang nakababatang kapatid at lumipat sila ng tirahan sa Ohio. Noong kabataan niya ay mahilig siya sa bones ng mga animals at pinag-aralan niya kung paano ito i-preserve hanggang sa mangolekta siya ng mga malalaking insekto at mga buto ng maliliit na animals. Nilalagay niya ang mga ito sa jars at pre-preserve niya. According kay Brian Master book The Shrine of Jeffrey Dahmer, noong teenager na siya ay lagi siyang natetense kung kaya't wala itong kaibigan. Ayon kay Jeffrey Dahmer, yung compulsions niya sa necrophilia at pagpatay ay nagsimula noong siya ay 14 years old. Naging malaking dahilan ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang kung bakit ang compulsions niya sa necrophilia at pagpatay ay kanyang tinotoo. Ang malimit na pagtatawa ng kanyang magulang at parating tensyon na namumuo sa kanilang tahanan ay naging malaking epekto sa kanyang mga. Si Dahmer ay nagsimulang uminom nang 14 years old siya at nung una siya nakapatay ay edad 18 taong gulang. Sa tuwing nakakainom siya, hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. Na-drop out siya sa Ohio State University pagkatapos ng first quarter. Nag-join si Dahmer sa Army noong December 1978 at nadistino siya sa Germany. Ngunit ang problema niya sa alkohol ang naging dahilan kung bakit na-discharge siya noong 1981. Ayon pa sa German authorities, nag-investigate sila na si Dahmer at ang mamamatay tao ay nakatira lamang sa iisang lugar noong mga panahon yun. Hindi sila naniniwala na siya yung pumapatay sa mga biktima noong time na nagsiservisyo siya sa armed forces. Pagkatapos ma-discharge ay bumalik siya sa kanilang tahanan sa Ohio. Naaresto si Dahmer pagkalipas ng ilang araw na pagkaka-discharge sa army at doon inanirahan siya sa kanyang lola na si Catherine Dahmer sa Wisconsin, Milwaukee. At nagpatuloy pa rin siya sa bisyo niya na pag-iinom. Noong 1986 ay naaresto muli si Jeffrey Dahmer dahil nareklamo siya ng 2 lalaki na nagmamasturbate si Jeffrey sa harapan nila. Nakatanggap ng 1-year probationary sentence si Jeffrey. 17 ang lahat na napatay ni Jeffrey Dahmer between 1978 to 1991. Pinapatuloy ni Jeffrey ang kanyang mga biktima dahil pinapangukuhan niya ito ng pera o kaya sex. Sa kanya ito sasakalin hanggang sa mamatay. After patayin ay nakikipag-sex siya dito at pinipicturan niya ito para gawing souvenirs. Ang kanyang nickname ay tinaguri ang Milwaukee Cannibal and the Milwaukee Monsters. Dahil sa karumal-dumal niyang pagpatay sa mga biktima niya. Si Stephen Hinks ang unang naging biktima noong June 1978 pagkatapos ng kanyang graduation sa Reverie High School. Pinikip niya si Hinks hiker na si Stephen Hinks at dinala niya ito sa kanilang tahanan. At nilasing niya ito ngunit nung gusto na umuwi ni Stephen ay ayaw na ni Dahmer na palisin siya. At doon na nga'y pinukpok niya sa ulo si Stephen at sabay sinakal niya ito gamit ang barbell.
Pagkatapos ng karumalduma na pagpatay nito kay Steven, ay ginahasa niya ito. At pagkatapos ay chinap-chap niya ang katawan ni Steven at nilagay sa plastic bags. Dinurog ang mga buto nito gamit ang sledgehammer at tinapon o kinalat niya ito sa kagubatan. September 1987 na maganap muli ang pagpatay ni Dahmer at ang biktima nga niya ay kinilala na si Steven Tommy. Nag-check-in sila sa hotel at nag-inuman. Nagising si Dahmer at nakita niya ang patay na katawan ni Tommy nang wala siyang maalala sa nangyari noong gabi. Si Dahmer bumili ng malaking suitcase para doon ilagay ang katawan ni Tommy at sa basement ng bahay ng kanyang lola Catherine niya dinala ang patay na katawan ni Tommy. At doon ay minasturbate niya muna ito bago niya pagputol-putulin ang katawan nito at i-dispose. Ang tanging tinira niya ay ang ulo ni Tommy at inalot niya ito sa blanket ng ilang linggo matapos ang malaking na pagpatay niya dito. Ayon pa kay Dahmer, pagkatapos ng pagpatay niya kay Steven Tommy, ay doon ay lalo pa siyang ginanahan na pumatay at na-obsess na siya sa pagpatay. Nakapatay pa siya ng dalawang lalaki sa mismong basement ng kanyang lola, Catherine, bago ito paalisin ng kanyang lola sa bahay nito noong 1988. Walang kalam-alam ang lola nito sa karamulduma na pagpatay at na ginagawa ng kanyang apo na si Jeffrey. Pinalis niya ito dahil sa matinding pagiinom at pagdala ni Dahmer ng mga batang lalaki sa bahay niya at ang napakabahong amoy na nagagaling sa basement ng bahay niya. Noong September 1989, makalipas ang isang taon na paglipat nito sa bago niyang tinitirhan na apartment, ay may pinapunta siya na 13 years old na Lao Chen boy sa kanyang apartment at ang gusto ni Dahmer ay picturean ito ng nude photos at dahil dito ay nakasuhan si Dahmer ng sexual exploitation and second degree sexual assault, guilty ang naging kaso sa kanya. March 1989, pinatay ni Dahmer ang aspiring model na si Anthony Shears tulad ng naunang niyang biktima. Kaya niya ito pinatay dahil ayaw niya itong mawala sa kanya. Pagkatapos patayin ay pinicture niya ito at chinap-chap at preserve ang ulo nito at ang genitals nito. Sa loob lamang ng 2 taon si Dahmer ay nakapatay ng 12 katao kaya naging total ng lahat ng napatay niya ay 17. Ayon sa kanya, ang unang biktima niya ay isang prostitute na nagngangalan na Raymond Smith. Dinala ni Dahmer si Raymond Smith sa kanyang apartment para sa sex. Pinainom niya ito ng sleeping tablets at doon ay sinakan niya ito hanggang sa mamatay. Pinaturan niya ito bago pagpira-pirasuhin ang katawan nito at ang sumunod niya na biktima ay si Edward Smith sa hindi sinasadya ay nabasag niya ang skull nito habang pinapatuyo niya sa oven at bigla itong sumabog. Ayon pa kay Dahmer, wala siyang natirang souvenirs ng katawan ni Smith. At ang panglabing isa niyang biktima ay si Errol Lindsay. Nagising si Lindsay na masakit ang ulo nito at tinanong niya si Dahmer kung anong oras na. Bigla na lang niya itong sinakal at nang mahina na ito ay drinil niya ng skull nito ng buhay pa at saka tinusukan ng muriatic acid. Noong May 27, 1991, ang kapitbahay ni Dahmer na si Sandra Smith ay tumawag sa mga pulis para i-report ang isang Asian boy na tumatakbo palabas ng apartment ni Dahmer. Nang hubot-hubad, tumigil ito sa labas ng building na tinutuluyan nila na sobrang bangag nga sa alak. Pero ayon sa pulis, nung nakausap ni Sandra Smith, binalik nila yung Asian boy sa apartment ni Dahmer dahil si Dahmer na nga daw ang mag-aalaga dito. Hindi na-check maigi ng mga pulis ang buong apartment ni Dahmer bago sila umalis. Hindi alam ng mga pulis pagkatapos nila umalis ng apartment ni Dahmer ay tinurukan nito ng hydrochlorine acid ang utak nito at namatay nga ang Asian boy. At ang huling biktima nga niya ay si Tony Hodge. Si Tony ay hindi nakakapagsalita. Naging magkaibigan sila hanggang sa na magkaibigan silang pareho.
Nakilala nila ang isa't isa sa isang club at doon nga inaya na ni Dahmer si Tony na pumunta sa kanyang apartment para mag-inuman at makilala pa ang isa't isa. Lumipas ang mga ilang araw, Linggo, tuluyan na ngang nagbabago si Dahmer dahil kay Tony. Pero nag-trigger pa rin kay Dahmer na baka iwan siya nito at magmahal ito ng iba. Kaya pinag-isipan na naman niya na patayin ito para nga magkasama sila at di na sila magkahiwalay. So, nung umagang yon, palis na si Tony, ay may hawak na si Dahmer na martilyo sa likod niya. Tinatago niya kay Tony. At may binigay na sulat si Tony kay Dahmer na, "See you next week." Yun, magbabalik siya next week. E di kinuha yun ni Dahmer and then umalis si Tony ng apartment. Na napigilan na naman niya yung sarili niya na huwag itong patayin. Ngunit nga, pumatok ulit si Tony. Bumalik ulit ng apartment nila dahil may nakalimutan siya. At yun na nga, pagpasok ni Tony ay pinalo na niya ito ng martilyo sa ulo hanggang sa mamatay. So, ito yung nakakasad na story sa ni Dahmer. Kasi nga nagmamahalan sila ni Tony, pero dahil nga sa wala na siyang tiwala sa mga taong nagugustuhan niya, ayun, pinatay niya kahit mahal. Si Jeffrey Dahmer ay namatay noong November 28, 1994 dahil pinatay siya ng kasamahan niya sa preso. Dahil hindi nito makayanan yung mga ginawa ni Jeffrey Dahmer na pagpatay sa 17 na katao at nag-trigger palalo yung galit nitong preso na to nung malaman niya kung paano niya pinatay yung 14 years old na Asian boy. So overall 70 lahat yung pinatay niya, pero yung iba hindi na dinatalya ni Jeffrey Dahmer kung paano niya ito pinatay yung ibang nabiktima niya. Bali pili lang doon sa 17 yung sinalaysay niya, yung sinabi niya sa interview. And that's it for today's video. Kung nagustuhan nyo po yung video ko for today, please do like, share, leave a comment down below. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you everyone. I'll see you again on my next video. I don't wanna say anything, cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So keep my